Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Unang Kabanata. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa Iglesia sa Tesalonica, sa mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid. Sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos at ayaw sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Mapapahamak sila magpakailanman at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kay roon, sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang Kabanata. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na huwag agad magugulo ang inyong isip o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay propesiya o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di nahaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang suwail. Ngunit, pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail at lilipulin ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan,
hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Kabilang kayo sa mga unang hinirang niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng nagpapabanal na espiritu at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo batay sa sinabi namin o isinulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin. At dahil sa kanyang habag, ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa nila kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ikatlong kabanata. Bilang pagtatapos, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masasama at walang kinikilalang Diyos, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag sa inyo at mag-iingat laban sa Diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kasama pa ninyo kami, itong itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring meron sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayo, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Ngunit, huwag naman niyo siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan ninyo siya bilang kapatid. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang sinawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.